Ramdam pa rin ang Christmas rush sa Batangas Port dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga bibiyahe pa probinsya. Kumusta natin ang sitwasyon doon? Nakatutok live si Paul Hernandez. Here may video TV Balitang Southern Tagalog. Paul. Ivan, parami pa ng parami yung mga humahabol na pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya dito sa Batangas Port dalawang araw bago ang Pasko. Wala nang pinipiling oras ang pagdating sa Batangas Port ng mga biyaheng probinsya. Maraming naghahabol na makasakay ng barko. Tiis-tiis sa mahabang pila ang mga pasahero kahit pa kahon-kahon at mabibigat ang dalang pampasalubong sa mga kaanak. Para matugunan ang malaking buhos ng pasahero, epektibo ang relaxation order kung saan mas mabilis nang nakakaalis ang mga barko oras na mapuno ito. Mahigpit na seguridad pa rin ang pinatutupad. Batay sa bulletin, mahigit 16,000 na nagtawid dagat mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Sa Port of Lucena sa Quezon, wala na ring patid ang dating ng mga pasahero na biyaheng Romblon at Marinduque para magbakasyon. Ayon sa pamunuan ng pier, marami ang maagang pumunta sa Pantalan para humabol sa biyahe ngayong hapon pa Romblon. Sa tala nila, mahigit 2,000 ang mga biyaherong nagtawid-dagat simula kaninang hating gabi. Ayon sa Philippine Ports Authority, 5.1 million ang pasaherong inaasahang daragsa sa iba't ibang pantalan sa buong bansa, mas mataas kaysa 4.7 million sa parehong panahon noong 2022. Ivan, 24 oras nang nakaantabay pa rin dito sa loob at labas ng pantalan yung mga otoridad. Ang bili naman, mahigpit na bili ng Philippine Coast Guard o PCG, wag na wag mag-overload ang mga barko. At yan muna latest mula rito sa Batangas Port. Ivan. Maraming salamat, Paul Hernandez, ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.